108 REMA outreaches sa 26 provinces and cities dito po sa Luzon at sa maraming mga Remanians na nasa abroad. Isa pong maulan na pagbati sa inyong lahat. Yes, maulan man siya, pero blessing pa rin. Amen po. Okay, hindi na po ako babati, magma-mention ng mga pangalan. Kasi pagka nag-mention po ako ng mga pangalan ng mga Remanians, ay aabutin po tayo na maghapon. Ganun na po karami ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala po sa mga Remanians. Amen po. So praise the Lord sa kanyang lahat ng papuri at pasasalamat. Okay. Itong nakaraang mga linggo, almost a month na, ang naging topic ay about love. No? Sa katunayan, mahalaga po ito. Sa katunayan, dito po sa 1 Corinthians chapter 13. Isa pong chapter ang inilaan po dito para i-define ano ang ibig sabihin ng love. Okay, papayawan po natin, no? Ito po sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Verse 4, basahin ko po. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. Keeps no record of wrongs. Verse 6. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Verse 7. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So verse 8. Love never fails. So mahalaga po ang love, no, na dinefine mismo dito sa Bible na naglaan na isang chapter. Pero ngayon po sa araw na ito ay meron po tayong pag-aaralan, no? Ito po yung pag-ibig na higit sa pag-unawa ng tao. Ano ibig sabihin nun? Higit sa pag-unawa ng tao. The love that surpasses knowledge. Mas higit pa sa kaisipan ng tao. Uy, meron palang ganun, ano? Love that surpasses knowledge. Dinefine po ito, minention po ito sa Bible. Sa Tagalog po, di matingkalang pag-ibig. Ito po ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Okay, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Ephesians, Book of Ephesians. Chapter 3. Okay, mag-start po tayo dito sa 17. Verse 17 hanggang 19. Basahin ko po. So that Christ may dwell in your heart, in your hearts, through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge. Ito minention po yung to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Okay, sa Tagalog po, para mas lalo po natin lubusang maunawaan. Verse 17. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Verse 18. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Verse 19. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.
Ito po ay isang panalangin ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin ngayon. Akala nyo po, noon lang mga Christians sa mga taga-Ephesians. Ito po ay panalangin ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin sa ngayon. Ang maunawaan ang di matingkalang pag-ibig na ito, love that surpasses knowledge, ng Panginoong Jesus na higit sa ating pangunawa o karunungan. Kasi po, ang ating kaisipan as human being ay finite. May limitasyon. At dito po, itong pag-ibig ng ating pag-aaralan, ay ito po'y panalangin ni Apostol Pablo para po sa atin, sa mga believers, na maunawaan natin ang lubusan itong pag-ibig that surpasses knowledge na binabanggit dito sa Bible. Alam niyo po, kung maaari lamang ay ang gawin ni Apostol Pablo ay dalhin tayo sa isang dagat na punong-puno ng pag-ibig. Ilublog tayo roon para maunawaan natin ano itong sinasabing di matingkalang pag-ibig o love that surpasses knowledge. Para lang ma-experience natin, maunawaan natin ang lubusan. Pero, and yet, hindi pa rin natin maaintindihan. Okay. Meron po tayong pag-aaralan ngayon na limang bagay upang lalong maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi naintindihan ng tao bago nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Okay, lima po ito bagay. Okay. So, bago tayo magpanimula sa una nating pag-aaralan ay tayo po yumuko at tayo po manalangin. Amang banal at Diyos namin nasa langit, sama-sama po namin idinudulog sa iyo itong pag-aaral na ito ng iyong mga salita dito po sa Live FB. O banal na Espiritu, ikaw po ang aming teacher, guide, comforter, helper, standby, and our God. Tulungan mo kami na lubusang maunawaan ang patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Salamat po aming Ama na nire-reveal mo po ito upang lalong mapalapit kami sa iyo. Ito'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Okay. Ang una nating pag-aaralan itong bagay na ito para lalo nating maintindihan. Okay, sulat nyo na lang po. Ang mga taong pinagkukulan niya ng pag-ibig. Yung mga tao na pinagkukulan niya ng pag-ibig. Hanggang saan ba ang abot nito? O yung boundary o yung hangganan ng kanyang pag-ibig. So we are talking here yung mga taong pinagkukulan niya ng pag-ibig. Okay, ang Panginoong Jesus po nung siya ay nasa lupa, nakita natin ang pinagkukulan niya ng pag-ibig. Ang mga taong kaibig-ibig man o hindi, matatanda o bata, mayaman o mahirap, mabisyo man, may sakit o wala, matitigas ang ulo at walang kinabukasan. Ito ang kalooban ng ating Amang nasa langit, na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesus na makita ng mga tao ang pag-ibig na ito na umabot sa iba-ibang klase ng buhay, iba't ibang lahi o kondisyon ng buhay. Okay. Dito po sa Matthew 11:28 hanggang 30, ito po yung madalas na ma-share sa atin ng ating mga kapastoran. Ang Panginoong Jesus po ang nagsalita po dito. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin niyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. O kayong maamang loob at makasusumpong at mag-aral kayo sa akin. At ako'y makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat, sa verse 30, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Okay. So dito po mismo ang Panginoong Jesus ang nag-aaya. Alam ko, very familiar na po tayo rito. Pero bigyan ko lang po ng diin na po sa verse 30. Ang sabi niya, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok. Yung pong pamatok sa Ingles ay
ito po yung yoke. Ang yoke kasi ay naalala nyo yung paan yung mga kabayo, no? Maraming kabayo, humihila ng karuwahe. Okay, may mga nakabang dito sa leg ng bawat isa, tapos nakatali. Sabay-sabay nilang hihilahin. Sa mga magsasaka naman ay kalabaw, o kaya yung baka, o kaya yung donkey, no? Ilang mga kabayo, baka o donkey yan, may nakalagay rito na yoke. Sabay-sabay po sila, may tali po yun. At hihilahin nila yung pang-araro. Yun po yung yoke. Dito po, pansinin po nyo, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, paano naging maginhawang dalhin ang pamatok? Eh, makikibuhat ka nga. Pagsunod natin sa Panginoong Yesus, meron tayong bahagi. Makikibuhat po tayo. Pero dito po, binabanggit po rito, maginhawa. Misan, isipin mo, paano maginhawa yun? Eh, makikibuhat ka nga. Papagod ka nga. Mahihirapan ka nga. Mag-exert ka ng effort. Okay, ang isang pampo nito ay, alam ko makaka-relate po tayo sa bawat isa po sa atin. Ay yun po yung magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi ganon, hindi basta ganon ang pagdadala ng kaluluwa. Alalayan mo sila, talagang mag-i-invest ka ng time, kahit pera, pananalangin, hanggang sa unti-unti sila na mag-turn around ang kanilang buhay sa Panginoon. At hindi lang yon, darating ang pagkakataon na sila'y may calling at magse-serve sila sa Panginoon. Yes, maraming effort, maraming time, minsan finances na mag-i-invest ka. Pero yung makita mo na nagpapatuloy sila sa Panginoon, na nagpapagamit sila sa Panginoon, ano sa palagay mo ang mararamdaman ng mga nagpursigi? Ang ating senior pastor, ano yung nararamdaman niya pag nakikita niya yung mga na-disciple niya na mga pastor ngayon, mga district pastor, mga kapastoran, mga workers, mga elders, at mga kabataan, at lahat ng mga kaluluwa na dinadala ng Panginoon. Sila hindi lang po dinala sa church. Talagang nandun po yung pagpupursigi natin na lalo silang mag-mature, mag-grow, mag-mature bilang Kristiyano. At ano po ang pinaka-joy na maranasan po natin? Yung maginhawang dalhin ang pamatok. Yung utos sa atin ng Panginoon na dalhin ang evangelism, dalhin ang gospel ni Jesus Christ. Ay yung makita mo sila na unti-unting nag-grow sa Panginoon. Amen po, brothers and sisters in Christ. Okay. Magbigay po tayo ng mga nangyari dito sa Bible patungkol po sa mga taong pinag-ukulan niya ng pag-ibig. Naalala niyo po yung isang babae na nahuli ng pakikiapit. Okay, dito po matatagpuan sa John chapter 8 verse 1 to 13. Hindi na po natin isa-isahin po ito maliban po sa bandang huli. Rephrase na lang po natin, no? Na merong isang Jesus po noon ay nasa templo o synagogue o sa church. Okay. At dinala sa kanya sa pangunguna ng mga eskriba, ng mga pariseo, ito po yung mga religious leader. At siyempre, yung mga kasamahan nila na mga nasa church din. No? At meron silang daladala na isang babae na nahuli sa pakikiapit. At pinatayo nila, siguro pinagtulakan nila ito at pinatayo dun sa harapan ni Jesus. Tapos, nire-repress ko lang po. Kaya na po magbasa nito. Dito po sa matatagpuan sa John, chapter 8. Mag-start po ng 1 to 13. Okay. At ang sabi po nila, ito'y nahuli sa pakikiapit. Sabi po ng mga eskriba at ng mga pariseo. Ano po yung mga eskriba at pariseo? Sila po ay nakakaalam, mga Jewish leader po yan. Nakakaalam ng batas ni Moses na ibinigay ng Diyos. Okay. So, nahuli siya sa pakiapid. Ang batas ni Moses
ay dadalhin yan sa plaza at babatuhin hanggang mamatay. Ano ang masasabi mo? Sabi nila kay Jesus Christ. Okay. So, hindi po nagsalita ang Panginoong Jesus. Siya po ay lumuot po, ay umupo po siya at nagsulat siya ng kanyang daliri sa lupa. Kinulit siya uli ng mga tao. O, nahuli ito sa pakikiapit. Ang batas ni Moses ay siya ay batuhin hanggang mamatay. Ano ang masasabi mo rito? Hinuhuli po nila ang Panginoong Jesus. Nag-usap-usap po yung mga iyan. Kasi po, kahit saan, basta sumagot si Jesus, kay oo o hindi, ay huhulihin siya. Bakit? Pag sinabi niyang, okay, yan ang batas ni Moses, nabigay din naman ng Diyos, ay batuhin niyo hanggang mamatay. Eh, yun ang batas ni Moses eh, na sinusunod po nila. Eh, ang during the time ay sakop ng Rome, Roman Empire, ang Israel. So sa kanila, yung pakikiapit na ganyan na nahuli ay hindi kamatayan. So kung sinabi niya yun at binato yun, ay susumbong nila ngayon na dahil sa taong ito ay siya'y nagsabi na batuin hanggang mamatay. Pero ang batas ng Roman Empire noon na may sakop sa Israel, ay hindi kamatayan yun. Isang klase lang yun ng kasalanan. Pero hindi ang katapat noon ay kamatayan. Pag sinabi naman niya na hindi, ay sigurado magwawala yung mga pares. Ibig sabihin, yung batas ni Moses ay hindi dapat ma-implement, lalo siyang gagawa ng masama. Kasi gusto nga nilang mahuli siya. Kaya kahit na oo o hindi, ang sagot ni Jesus, huli siya. Kasi naghahanap po sila ng prueba. Pero tandaan natin ang Panginoong Jesus during that time. Yes, 100% siyang tao. Pero huwag nating aalisin na 100% siyang Diyos. Siya ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Bakit bugtong na anak? Dahil siya po ay galing sa ating Amang nasa langit. Ano po ang sinasabi ng John? Papapiyawan ko lang po. Sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were created through Him. Nothing has been made without Him. Sa Tagalog po, sa panimula pa ay nandun na ang salita. At ang salita ay mula sa Diyos. At ang salita ay Diyos. At walang nalika, kundi sa pamamagitan niya. Tingnan niyo po, una word lang ang sinasabi o yung salita. Pero yung bandang muli, sinabi naman pronoun na. He was with God in the beginning. Ibig sabihin po noon, all things were created through Him. Pronoun na po yun. Salita, tao na ang dinidescribe na noon, hindi na yung word. Yung salita lang. Naging hina, naging pronoun na. At sa verse 14 po, and the Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao at namuhay na kagaya natin. Kaya siya po ay 100% na tao at 100% na Diyos. Pero during that time, mamayani ang kanyang pagkatao. At doon, balikan po natin, ano po ang nangyari? So nagsusulat siya, kinukulit siya kung anong gagawin. Siyempre, bilang 100% na Diyos, alam niya kung anong iniisip ng mga tao. At sabi niya, sino man, ano sabi niya rito? Basahin ko lang po. Kinukulit siya. Tiningnan niya sila at sinabi, si Jesus po ito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At tumuko siya at nagsulat na naman ang kanyang daliri sa lupa. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At ang nangyari po, inumpisahan ng mga matatanda na nandoon ay umalis. Hanggang sumunod yung mga batang edad. Siyempre, mga may edad, mas marami sila nagawang pagkakamali. Ang Bible po, very specific, all have sinned. Ang lahat ay nagkasala.
wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Okay. Sa verse 10, tingnan nyo po. Verse 10 ng John chapter 8. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, tumingin po siya dun sa babae na dapat nababatuhin. Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Alam ko, pamilya kayo rito. Nakaka-relate po tayo, bawat sa atin. Sa verse 11, wala po Ginoo. Sagot nung babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Sinasabi ng Panginoong Jesus dito, no, ito na, niligtas na kita. Pero isa lang ang bilin ko sa iyo, huwag ka nang magkasala. Tayo pong lahat, brothers and sisters in Christ, sa biyaya habag ng Diyos, ay naranasan natin itong di matingkalang pag-ibig nito. Hindi man tayo karapat dapat, pero pinili niya tayo. Isa lang ang nabilin sa atin. Kagaya po ng babae na ito, ay huwag nang balikan ang dati nating hindi magandang gawa. Ano po ba yun? Pwede yun sa ating pagsasalita? Pwede yun sa ating mga, sa ating judgmental, mainitin na ulo, yung sa pagsasalita nga, mga bisyo na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po dito, humayo ka at huwag nang magkasala. Amen po. At dito nga po sa verse 12, bigyan ko lang po ng pansin. Ito sa verse 12. Basahin ko po. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sinabi rito ng Panginoong Jesus sa mga taong nandun na siya ang ilaw. At yung susunod sa kanya, susunod sa Panginoong Jesus, yung ilaw ng Panginoong Jesus na yon ay magkakaroon din sila ng ilaw o yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. At yung ilaw na yon na nagbibigay buhay, yun ang magiging ilaw natin para hindi na tayo lumakad sa kadiliman. At yan ding ilaw na yan na suma sa atin, ay yan din ang isi-share natin sa iba upang makaroon din ang ilaw sa kanila na maging tanglaw para hindi na bumalik dun sa kadiliman na dinaanan na natin. Amen po, brothers and sisters in Christ. Okay, isa pa po. Yung lalaking inaalihan ng demonyo, ano, very familiar tayong lahat dyan. Ito po ay matatagpuan sa Mark chapter 5, 1 to 13. Pero i-rephrase ko na lang po. Na dahil po sa kalalagayan ng taong ito, ay outcast po siya ng pamilya. Hindi lamang po ng kanyang pamilya, kundi ng kanyang bayan. Sa katunayan po, dahil siya nananakit, ay ang ginawa nila ay nilagyan ng pangaw. O yung pangaw, ano po yung pangaw? Naalala po niyo yun ng mga napapanood po natin sa mga panahon nila, nung mga unang panahon, mga nahuhuli na mga na-capture nila ay nakapangaw, nakaganon ng may nakakahoy dito sa leeg, tapos nakatali. Tapos nakatanikala pati kamay at paa. Okay. Dito po, binabanggit dito na lahat na yon ay pinapatid niya. Ganun kakalakas yung itong naalihan ng masamang espiritu. Sabagay, ang Bible, sinabi doon na legions. Nung tanongin ni Jesus, kung sino sila na nagpo-possess doon sa tao. Pag sinabi kasing legion sa Roman regiment o sa Italian regiment, parang batalyon, ganun. Pero sa kanila, ang legion ay from 3,000 to 6,000 na mga sundalo. Ay ganun pala karami ang mga demonyo. Kaya pala napakalakas ng taong ito. Dahil nga po, hindi siya masupil, eh inayaan na lang nila na lumabas. Saan nakatira? Sa simenteryo,
sa kaburulan. Maaaring doon sa mga kuweba, mga libingan ng mga patay. At ang sabi ng Bible, nakahubad, sinusugatan ang kanyang sarili, at saka nagsisisigaw. Araw-araw at gabi, nagsisisigaw doon sa simenteryo. So imagine ninyo na lang po ang kalalagayan ng taong ito. Outcast siya ng pamilya niya. Lalo na po ang kanyang bayan. Okay. Pero dito po sa verse 15, matapos na po na dumating ang Panginoong Yesus at mapalayas, alam na po natin yan. Sa salita ng Panginoong Yesus, naglayasan sila, pumunta rin yung mga demonyo, pumunta rin sa baboy. Okay, dito po sa verse 15. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. So tingnan nyo po, nagkaroon na siya ng damit. Nakaupo siya at matino na ang isip. Yan ang nalalapit sa Panginoon. Okay, sa verse 18 po, lundag po tayo sa verse 18. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo, tapos na siyang maalihan, napalayas na, naisama siya. Nung sasakay na si Jesus, eh siyempre itong taong ito na-delivered. At siyempre naisip niya rin yung nangyari sa kanya. Minsan nahihiya pa siyang pumunta sa pamilya niya, sa bayan niya. So sabi niya rito ay, nakiusap sa Panginoong Jesus na kung pwede isama siya. O tingnan niyo po sa verse 19. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong nahabag siya sa iyo. At dito nga po, hindi pumayag ang Panginoong Jesus. Sa halip ang sabi niya, umuwi ka, sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Brothers and sisters in Christ, dito nag-mention po ng pamilya ang Panginoong Jesus. Tayo po, nung maranasan natin ang born again experience, nung tayo po ay na-born again, kagaya po ng tao na ito na binilinan ng Panginoong Jesus na sabihin sa mga kasambahay, sa kanyang pamilya, kanya-kanyang pamilya, ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Amen po. At dito nga po, makikita po natin na nag-mention ang Panginoon ng kasambahay, ng kanyang pamilya. Dito po sa verse 20, tingnan nyo po. Umalis ang taong yun at pinamalita sa Decapolis, 10 cities, ang ginawa sa kanya ni Jesus. Hindi lang siya nagkasya sa kanyang pamilya. After nasabihin ni Jesus sa kanya, nasabihin sa kanyang kasambahay, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, ang kahabagan na ginawa sa kanya ng Panginoon, ay siya ay pinamalita niya ang ginawa ng Panginoon sa kanya sa Decapolis. Yung Decapolis po kasi, ang ibig sabihin nun, ay 10 siyudad o 10 bayan. Hindi lamang sa sinabi ni Jesus sa pamilya niya, kundi buong bayan. 10, hindi po isa. Maliban siguro doon sa bayan niya ay nagbilang pa ng 10 bayan. Tingnan niyo po, may makikita. Tingnan niyo po, brothers and sisters. Itong taong ito ay sa pamantayan ng tao ay hindi siya qualified na mag-share ng gospel. Pinagdirihan nga siya. In-outcast siya ng pamilya niya. In-outcast siya ng bayan niya. And yet, nung sa habag ng Panginoon,
Nag-take nga risk ang Panginoon kasama ang kanyang mga disipulo. Sumakay sa isang bangka at dumating sila doon sa laot na nakaroon ng malakas na alon na humahadlang sa kanila. Pero ganun pa man sa mga panganib na ganun, dahil kasama nila ang Panginoon, ay nakarating po sila dahil para lang po doon sa taong iyon na hindi kaaya-aya sa kapwa niya tao. At dito nga po, binabanggit po dito, sa pamantayan ng tao ay hindi siya qualified. Pero pag ang Diyos ang kumilos, pag sa ang Diyos ang nag-utos at naging masunurin siya, sinasabi ng Bible, nung pumunta na siya sa, hindi lamang sa kanyang mahal sa buhay, hindi lamang sa kanyang bayan, kundi Decapolis, 10 pang siyudad ang kanyang pinuntahan. At ang sabi nga rito, ay namangha ang mga tao sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po. Kaya nga po sa atin, no, na nakaranas ng ganitong kahabagan ng Panginoon, inaasahan po sa atin, kagaya nga ng commission niya sa Mark 16:15. Ano po sabi sa atin? At sinabi ni Jesus sa kanila, sa ating lahat, umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Excuse me po. Ito po ang great commission ng bawat isa po sa atin. Ito po yung ipangaral natin ang mabuting balita. At praise God po ay salamat sa Panginoon. Dahil tayo, actually, ay hindi tayo ang pumili. Siya ang pumili sa atin. At kagaya nga po ng taon nito, di man siya kaya-aya, di man siya qualified. Pero pag ang Panginoong Jesus ang pumili, at nakita natin dito yung pagsunod, andun po isang mabiyaya pag-abot sa mga kaluluwa. Tandaan po natin, brothers and sisters in Christ, may mga pangako ang Panginoon. Pero sa mga pangako na yon, ay magmamaterialize lang po yun kung tayo po ay makikibahagi sa pananalangin at kikilos para gawin, maging obedient tayo. Amen po. Okay. Pangatlo po sa ating tinatalakay, mga taong pinagkukulan niya ng pag-ibig. Hanggang saan ba ang abot nito, ang boundary o hangganan? Nag-mention na tayo ng mga tao na hindi kaaya-aya. Pero nandun po yung pag-abot ng Panginoon. Okay, naalala ko po na mag-share lang po ako, no? Kasi 6 na taon na po ako retired sa government service. Pero nung nandun pa po ako, dun sa luha, ay meron po dong fellowship, no? Ang fellowship na ito, Luwa Christian Fellowship, lahat ng Christian nagsama-sama po doon. Merong evangelical, full gospel, may Methodist, may Baptist. Okay. At nakakaisa lang po kami na ang Panginoong Jesus lang ang kaligtasan. At marami po mga boss doon nakasama po natin. Pero nakakatuwa po, yung isang hindi namang mataas ang katungkulan at isang maliit lang na church dati na ang pangalan ay Rema, eh, siya namang in-appoint nila na presidente. At dito po ay nagkaroon bilang presidente, nagkaroon ng programa na mag-outreach at dalawang beses isang taon accumulate kami ng magagastos. At ang na-identify po namin, na pinag-pray namin, dinala kami dito po sa Golden Acres. At dito nga po ay nagkaroon kami ng programa. Ito pong Golden Acres na ito, na matatagpuan dyan po sa SM na. Ay ito po dito, dinadala yung mga matatanda na nakikita sa kalye. Maari sila ay galing sa Mindanao, sa Visayas, Metro Manila, o Luzon. Yung pong inabandon na ng mga kamag-anak, yung pong nandun na lang sa mga karsada na meron palang government agency na nagkikater po sa kanila.
At dito nga po ay ginanap namin una sa mga babae, tapos sumunod yung mga lalaki, sumunod naman na ilang buwan. Doon po ay hindi po pwede kasi na magdadala kayo ng pagkain. Kasi ang isang example po nito, hindi ka pwede magbigay lang na kaagad ng mga sabon. Kasi kakainin nila yung sabon. Ganun na po sila disturb. Ano po, anong tawag doon yung hindi na nila basta kung ano yung nandyan, ang kanilang instinct ay kainin. Nawawalan na sila sa kaisipan. Okay, ito po yung Golden Acres na tinatawag. Okay. So, nung nandun na po kami ay ang location po nun parang basketball court na malaki. Kaya lang, yung pong flooring niya ay pababang ganun at may kanal dun sa gitna. Tapos, yung mga tulugan nila na yun na rin ang tirahan nila for so many years. Eh, dun na sila nakahiga. Nakatagilid po yun na ganun. Napag tumahi sila, umihi sila, eh, bababa po yun. Wawalisin na lang, diretso. Ihukanan na lang ng spray. Didiretso sa gitna yun. Kanal na ganun, papalabas. Pero malinis naman dahil may mga yung gustong mga nurses, mga midwife, mga sa mga nag-aalaga sa mga kwan, no, sa mga may edad, eh, o nag-OJT sila ron. Malinis naman yung lugar. Okay. So, nung nakaroon na po ng evangelism, siyempre, ikaw presidente, di ikaw na rin ang mag-evangelize. Pero ang instruction sa bawat isa sa kanila, mga boss po ito ha, boss namin. Mga babae, lalaki, may mga kaya, evangelical man sila, Methodist sila, Baptist sila, at full gospel. At dun pa nga po ay ang instruction sa kanila after ng evangelism, ng service, ay pupuntahan isa-isa yung mga babae nito na may edad na. At dun mismo sa kanilang higaan, ay pagpe-pray sila ron. Kung kailangan yakapin, yakapin nyo. Padaman nyo ang pagmamahal ng Panginoon. At dun po, napagmasdan po namin kung paano yumakap yung mga matatanda. Kasi po, ilang taon na sila na walang communication, inabandon na ng mga kamag-anak. Minsan may 10 taon, may 15 years na nandun, nakuha na sila, nasa bedridden, hindi na sila makababa. Doon na lang, pagka tumahi, umihi, excuse me po, no? Pero yun ang totoo, na nakatagilid yung kanilang kama na ganun, wawalisan na lang, didiretso na lang doon sa... Napakainin sila, may mga pagkain naman, suportado naman ng gobyerno. Pero dito po, yung kanilang emotion. Kaya may mga kasamahan po kami na gustong-gusto rin naman nila. Siguro naalala rin nila yung mga nanay-tatay nila, lolo't-lola nila. At mararamdaman po yung habag ng Diyos na doon po sa buong panayon ay nag-iiyakan lahat. No, habang yakap-yakap nila yung mga matatanda. Naalala naman na matatanda yung mga mahal nila sa buhay. Pero tingnan nyo po, dahil ba gusto lang namin na pumunta doon para isabihin sa kanila ang gospel? Tandaan po natin na sinasabi ng Bible, yung mga design na ganyan, ang Diyos pa rin na naglalagay sa heart natin para maisagawa ito. Itong mga taong ito, nakaligtaan na ng mga kamag-anak, maaaring nagkukulang ang gobyerno sa pag-aalaga sa kanila. Pero sa kanilang katandaan, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Bakit? Nandun po tayo eh. Nandun po yung mga Kristiyano na pinagtsatsagaan. Sabihin patungkol sa Panginoong Yesus. Yayakap sila kahit hindi sila kaya ay yakapin. Magagawa mo yun. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon ay tumimo sa puso natin. Amen po, brothers and sisters. Okay, ito po yung unang bagay. No? Yung pinagkukulan, mga taong pinagkukulan niya ng pag-ibig. Ano yung boundary? Actually, walang boundary. Pinakikita natin dito yung pinaka-extreme na mga di kaaya-ayon tao. And yet, ang Diyos po ay kumikilos. Mismong ang Panginoong Yesus. At sa ating kapanuhunan ngayon, siya rin ang naglalagay ng desire para abutin at
tao na iniwan, pinakayaan. Amen po. Pangalawa po, yung purpose of His love, yung layunin ng pag-ibig ni Jesucristo. Una po, upang gumawa ng mabuti o maglingkod kahit sa mga taong gumawa ng di mabuti sa Kanya. Okay. Nung sa limited na ministry ni Jesus Christ, ilang taon lang ba yun? 3.5 years. Naging missionary siya. Okay. Ang dami niyang pinagaling. Ang daming pinalayas na napuposes ng masamang espiritu na nagsusupress sa kanila. Ang daming pinakain, may one time na 5,000 ng mga lalaki, hindi kasama yung mga natanda, hindi kasama yung mga bata, kaya times 3 po yun, o times 4. Ganong karami ang tao. At meron pang one time na 4,000 naman. Okay. At dito nga po sa John chapter 21 verse 25, ipapahapiwan ko lang po. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Ganon sinummarize ni John, Apostles John, na kung isa sa sulat sa aklat yung mga ginawang kabutihan ng Panginoong Jesus, ay hindi magkakasya sa mundong ito. Amen po. Pero nang siya ay hatulan, naalala po niyo yun sa isang gobernador na si Pilato? Nang siya ay hatulan, wala man lang nagtanggol sa kanya. At napakarami niyang pinagaling, pinakain, naturuan, kahit ang kanyang mga disipulo. Siya iniwang mag-isa. Doon nga po sa Matthew 27:11-26, hindi ko na po babasahin po ito. Binabanggit po dito ni si Pilato, no? Yung governor during that time sa lugar na yun. Ang sabi niya, wala siyang nakitang pagkakasala yung tao. Pero ganun pa man, ngayon ay pista. Kaugalian natin na meron tayong palalayain na notorious. Ay meron tayong palalayain na nakakulong man o na church. So, anong ginawa ng mga tao? Nagsigawan sila? At ang sabi nila ay pawalan yung isang notorious na kriminal na ang pangalan ay Barabbas ba yun? Isang notorious po yun na mamamatay tao. Sigawan yung mga tao. Yun ang gusto nilang pawalan. Ipinalit nila at ang gagawin kay Jesus, nagsisigawan sila, ay crucify. Tingnan nyo po dito sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Sulat nyo na lang po. Ang sabi po dyan, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Kaya siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na kanyang tinanggap. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Alam niyo po, alam ko na-explain na sa atin to anong dinanas ng Panginoon. At dito nga po sa Isaiah 52:14, pasadahan ko lang po. Ang sabi rito sa Isaiah 52:14, just as there were many who were appalled at Him, His appearance was so disfigured beyond that of any man, and His form marred beyond human likeness. Sa Tagalog po, marami ang nagitlan nang siya makita, nung siya po ipahirapan na, nung inilalakad na po siya, papuntang Golgota. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di makilala kung siya'y tao. Yun po ang description ng Isaiah chapter 52 verse 14. Hindi na siya nakilala.
Dahil sa pagbugbog sa kanya na ginawa ng mga Romano, ano po, halos di makilala kung siya ay tao. Eh kung di siya makilala kung tao, di parang halimaw na yun. Yan ang kalalagayan ni Jesus Christ. Ano po ang purpose of His love? Layunin pag-ibig ni Jesus Kristo. Yung pangalawa po, pinag-aaralan po natin yung love that surpasses knowledge. Pag-ibig. Di matingkalang pag-ibig. Ito yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. Ito yung mga dinaanan po niya. Kuminsan nga, nakakakuan eh, di ba? Na, sa Old Faith, nakikita natin sa mga litrato, meron siyang scorn dito, yung matutulis na inilagay dito, pero kita mo pa rin ang mukha. Pero dito, sinasabi sa Book of Isaiah, ay dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di makilala kung siya nga ay tao. Eh, siguro lahat dyan, puro sugat, namamagala, pati ulo. Eh, di ba, nakalagay na yung thorn doon, crown ng thorn, na matatalas, na bumabaon, pinagpupukpuk pa ng staff. Eh, di lalong bumaon yun. Imagine ninyo na lang ang dinanas niya. Kaya nga di siya na nakilala eh. Ito yung ginawa po niya, tiniis niya lang. Ito yung tinatawag na love that surpasses me. Pag-ibig na hindi kayang i-describe ng salita lang at hindi kayang isipin ng tao. Pag-ibig that surpasses na rin. Ano pa po? Upang pagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano po sinasabi niya sa John 1:12? Ako, very familiar na po tayo rito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Iba po yung chosen people at yung anak ng Diyos. Na tayong Old Testament, pero itong New Testament sa Panginoong Jesus is a better covenant. Kung saan ang mga tumanggap sa Panginoong Yesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay. Punta na po tayo sa pangatlo. Ito po yung limang bagay, no? Upang lalong maunawaan po natin itong pag-ibig na ito that surpasses knowledge. Una po ay yung mga taong pinagukulan niya ng pag-ibig. Pangalawa po ay yung purpose ng kanyang pagmamahal o layunin ng kanyang pag-ibig. At pangatlo po, ano ang nakapaloob sa pag-ibig na ito ng Panginoong Jesus. Okay. Una po, kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Well, maliwanag po sa atin sa Romans chapter 3 verse 23. All have sinned, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi ba kuminsan madalas na nababanggit, oh, basta hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nag-aabuso ng kapwa ko, ay okay na yun. Pero dito po, binabanggit po ng Romans chapter 3, verse 23. All have sinned. Ang lahat ay nagkasala. Bakit po? Tandaan po natin, yung una nating magulang ay nagkasala. At yung inequity ng una nating mga magulang ay hanggang sa mga generation na yan. At yun na nagiging daan, yung inequity na yon na naipasa-pasa yan para gumawa tayo ng mali. Kung bakit mas gusto natin gumawa ng mali. At buti na lang sa ginawa ng Panginoong Jesus na pag-ibig that surpasses knowledge ay yung kapatawaran sa lahat ng kasalanan kasama na ang generational curse. Paano mo nasabi yung point, Tatay Bert?
generational curse po, eh siya po yung naging, nung binayubay siya sa cross, ay ibig sabihin po nun, curse ka, sinumpa ka. Lahat na nakapako ay sinumpa. At siya, nagpapako sa cross. Para noon, yung mga sumpa na yan, ay mapagtagumpayan niya. At nagawa niya yun para sa iyo, kapatid, sa akin at sa ating lahat. Okay. Upang manahan sa atin ang banal na Espiritu. Tandaan natin, noong Old Testament, ilan lang ang napupuspos ng Espiritu Santo. Okay, una dyan, yung mga hari ng Israel. Pangalawa dyan, yung mga pari na pumapasok doon po sa templo. At pangatlo, yung mga propeta. At doon mismo, doon sa isang lugar, sa templo, yung Holy of Holies, nandun ang presence ng Holy Spirit. Ganon sa Old Testament. So doon mo lang, mabibilang mo lang sa apat ang presence ng Holy Spirit. At dito po, sa ginawa ng Panginoong Yesus, upang manahan sa atin ang banal na Espiritu, sa ginawa niya, katagumpay ang ginawa niya, na siya ang naging sakripisyo, yung love that surpasses knowledge na kanyang ginawa, eh para po manahan sa atin ang banal na Espiritu. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, isang ko po sa 19 hanggang 20, isahin ko po. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kasama na po itong katawan na ito. Pag-iisip natin, ang soul natin, at ang ating Espiritu, nanahan ang banal na Espiritu. Kaya po pala, nung sa Golgota, nung sabihin ng Panginoong Yesus, it is finished! Nung nabugto na ang kanyang hininga, ano po ang nangyari sa templo? Yung Holy of Holies. Naputol po yun magmula taas hanggang baba. Ang kapal po nun. 12 inches ang lapad. Halos 1 foot ang kapal. Nabiyak po yun hanggang baba. Anong symbolize nun? Na hindi na ron lang nakatira ang Holy Spirit, kundi dito mismo sa binasa natin ay sa lahat ng mga nananampalataya kay Jesus na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay naging templo. Itong katawan na ito, hindi lang po yung ating spirit soul, itong katawan na ito ay naging templo ng banal na Espiritu. Kaya nga po sabi niya, binili niya kayo sa malaking halaga, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Ano po ang ginagawa natin sa ating katawan? Kaya nga po, nung maranasan natin yung born again experience, nandun na yung pagsuko natin. Lord, alisin mo sa akin ang mga bisong ito, ng pang-abuso sa katawan. Lord, alisin mo na sa akin yung mga di magandang pananalita. Tulungan mo ako. God is so faithful. Inalis niya ang mga bisyong yan. Inalis niya yung pag-aabuso sa katawan natin. At pinalitan niya na isang pag-ibig, ilaw na nilagay sa atin para maging ilaw din tayo sa mga nakapaligid sa atin. Amen po. Pangatlo po, laging handang magpatawad sa humihingi ng kapatawaran. Ano pong sinasabi ng 1 John 1:9? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, inaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid. God will purify us from all unrighteousness. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Amen po, brothers and sisters in Christ.
Ngayon na-mention po dito yung pagpapatawad. Meron pong kondisyon na nilalagay dito sa mga pinag-aaralan po natin. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 6 verse 12, 14 saka 15. Okay, basahin ko po sa 14. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So ito po isang kondisyon. Yes, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Pero sigurado mo, brothers and sisters in Christ, yung mga nagkasala sa iyo ay matuto ka rin magpatawad. At dito nga po, nagtanong si Pedro. Sabi niya sa Matthew 18:21-22, lumapit si Pedro sa verse 21 at nagtanong sa kanya, sa Panginoong Jesus, Panginoon, makailang kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin, makapito ko ba? Itong tanong ni Pedro, lumapit sa Panginoong Jesus. Makailang ulit ko bang patatawarin ng kapatid ko, o kapatid, o kapananampalataya, paulit-ulit na nagkakasala sa akin, makapito po ba? Bakit na-mention ang pito? Kasi yun po ang batas ni Moses during the time sa Old Testament. Nagbigay lang ng number na pito. Pero dito po, sa verse 22, sinagot sila ni Jesus, hindi ko sinabing makapito. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ano ibig sabihin nun? 7 times 70. Ang total ay 490. Ang ibig sabihin lang nun ay, walang katapusang pagpapatawad. Yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon bilang masunurin. Amen po. Okay, at dito po sa letter dinataan natin, pang-apat. Pangakong kaligtasan sa buong sambahayan. Ano ang mga nakapaloob sa pag-ibig na ito ng Panginoong Jesus? The surpassest knowledge. Kasama po rito yung pangakong kaligtasan sa buong sambahayan. Sa Gawa 16:31, ano pong sinasabi doon? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Ito ay pangako ng Panginoon sa mga mananalig sa Panginoong Jesus, sa mga tatanggap sa Kanya, sa mga naborn again, na hindi lang tayo, kundi ang ating buong sambahayan. Sa pagkatapos po natin, kasi po ay ayoko pong masyado tayong mag-extend, kasi ang gagawin ko po ay kausapin ko na lang si Abby, ito Pastor Abby, kasi coordinator po natin siya rito. Nabigyan pa niya ako sa Saturday, no, ng time, para maituloy ko po itong dalawa at tuloy po ay mag-communion po tayo. Magkakaroon po tayo ng communion next Saturday. Okay. Naalala po niyo na may isang personal testimony dito po sa FB Live ng isang pastor natin. Ang testimony po niya ay ginising siya ng Panginoon ng mga 1 o'clock ng madaling araw. At siya po ay nag-pray, tapos nag-travel na siya, bigat ng travel. Maabot ng 2 o'clock, at nung mag-T3 na ay nakaranas po siya ng release o ng victory. At nung umaga na po na yon, ay tumawag sa kanya yung nanay niya. At kinuwento niya na nung mga 2 o'clock ng madaling araw, during na nag-pray siya, may dumating ng mga kalalakihan na dibaril. At pasukan po doon, pero ang pinasok po nila ay yung katabi nila. At tinahanap po doon, ginalugad, puro dibaril ng mga 2 o'clock in the morning. At sila po yung nakatira sa bagong silang. Alam ko po yung lugar na yon kasi hindi pa nagtatagal noon ay dinalog po yung tatay ng pastor natin na ito, na may sakit. Kaya alam ko po yung lugar.
Pumarada nga po kami dito sa kanto kasi masikip na po yung papasok doon sa eskinita. Okay. At sa pananalangin po ng pastor na ito, eh, binulag po ng Panginoon, binulag ng mga anghel. Yung pumasok po doon, nakalalakyan na puro di baril. At hinahanap yung kapatid niya, na, yung kapatid po niya kasi na panganay, eh, may problema. Amen po. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Na kahit sa mga seryosong bagay na iyon, kung tayo magiging masunurin, kayang ligtas ng Panginoon. Pwede ba magkamali ang intel ng mga nasa PIDEA? Pwede magkamali ang intel? Intelligence network niya? Alam nila kung kailan sila papasok. At pag anong madaling araw na puro di baril, ay hindi na, familiar na sa atin ang sistema na ganyan. Na hindi bubuhayin. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Nilihis sila. Dahil nagkamali yung gate, parehas na kulay ng gate, iba yung pinasok. At naligtas yung kapatid ng ating pastor. Ano pong, bakit ko ina-highlight po ito? Ang advice ko nga po dito sa pastor natin na ito, next time na harapin na natin. Ang pangako ng Panginoon sa Gawa 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Kung yung kapatid mo, kung yung kapatid niya na yon, na nandyan na ang disgrasya ay niligtas ng Panginoon, how much more yung kaligtasan ng kapatid niya na yon? Kaya nga po dito, it's time na harapin natin yung may mga problema tayo sa family na mga mahal natin sa buhay. Yes, andyan ang pangako ng Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Pero meron po tayong gagawin. Mag-set tayo ng time. Ang dalas ko pong emphasize po ito. It's time, harapin na po natin yan. Mag-set tayo ng time para sa kapatid natin na yon. Pag-travel po natin. Hingin natin ang kahabagan ng Panginoon. Dahil ito po yung pangako niya. Ito po yung love that surpasses knowledge. Kung yung kaligtasan, imposible nang mangyari, and yet, ginawa ng Panginoon. How much more yung salvation ng mahal natin sa buhay. Pero meron tayong gagawin. Mag-set tayo ng time, araw-araw, harapin na natin yan. Kung natin tigilan sa panalangin, ipag-travel, tinuruan na tayo ng Diyos. Kung paano natin mag-intercede, mag-travel sa mga mahal natin sa buhay. At sa araw na lang, kikita natin ang kaligtasan ng kapatid natin na yun, na mahal natin. Tandaan mo, brothers and sisters in Christ, wala sa Bible yung black sheep sa pamilya. Pero meron dyan yung mga tuhod na luluhod at hihingi ang kawabagan ng Panginoon na panghabang panahon. Amen po. Kasi nga po, bago tayo mag-pray, tayo nga po umawit sa Panginoon. Awitin nga natin yung sige, awitin natin yung sige. Hallelujah. Siya sa ating mga isa. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Dakila ka po namin
sanang nagawala pa sa'yo. Tayo po ay manalangin. O amang banal at Diyos namin nasa langit, salamat na muli sa mensahe mo na nagahayag na isang pag-ibig. Pag-ibig that surpasses knowledge. Di matingkalang pag-ibig na ikaw lamang po, Panginoon, ang makapagbibigay. Salamat po sa di matingkalang pag-ibig na ito na ibinigay mo po sa amin. O, salamat po sa mensahe mo ito, Panginoon. Patuloy na nilip up ko po sa iyo ang bawat isa. Tumihin mo ang mga mensahe mong ito upang magamit po natin ang kalapitan sa iyo na makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong paanan, O Lord Jesus. Umuari pong kaligtaan ng mga mahal sa buhay ng bawat isa sa kabuuan ng Rema, pagkakaisa sa kaligtasan ng bawat pamilya. Salamat po, Ama, maingat namin na ibinabalik sa iyo ng lahat ng papuri pa salamat ay iso po lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat po magsabi ng Amen. Sabihin po natin, praise the Lord. Okay, ito po ang pa natin. Next Saturday po ay hilingin ko po kay Pastora Abby na ituloy po ito. And then, mag-prepare nga po kayo ng magpo-communion po tayo ng Holy Communion. Mag-prepare po kayo sa Saturday para sama-sama po tayo na mag-take ng Holy Communion. Okay po ba? Okay, God bless po sa bawat isa.